Nag-order nga pala ako ng sabon sa manufacturer na nakita ko online. So, dito pwede tayong mag-free brand. So, pwede kang mag-create ng sarili mong brand, pangalan, para sa pang-umpisa mong negosyo. Itong sabon na ito ay Papaya Whitening Soap. Kapag umorder ka sa kanilang manufactory, ay libre na nga pala yung label nito. Pero, ikaw yung magpasa sa kanila ng pangalan mismo na gusto mong ipapangalan sa iyong negosyo, sa iyong brand. Kaya ang pag ipapadala nila sa iyo, yung tapos na yung packaging, tapos sila na rin yung nagpiprint sa layout na pinasa mo sa kanila as pangalan ng iyong brand. Ito ay pang-umpisang negosyo na skincare para sa mga kababaihan or kahit naman sa mga lalaki. So, nag-try ako na pasukin ang negosyo sa halagang 999 pesos. So, dito nga pala ay nagdidikit na ako ng mga brand ko sa sabon. Itong sabon na ito ay gawa na ito sa papaya at galing talaga ito sa factory. 1 week after bago dumating yung order ko sa online. At tinatry ko muna talaga kung talaga bang legit yung kanilang produkto na ibibigay sa'yo. So dito, pinagdidikit-dikit ko na isa-isa yung label kasi kapag pinadala nila sa'yo, ay nakaprint na ito ang sticker pero ikaw na yung magdidikit. At sa likod ng sabon, nakalagay dyan yung expiry date at kung kailan siya ginawa. So 1 year siya bago siya mag-expired. So, mahaba-habang panahon pa para mag-expire siya. Ayan. So, sa halaga pa lang 999, mayroon kang 30 piraso na sabon. At huwag kang mag-alala kasi free shipping naman po ito. So, talagang yung puhunan mo ay yung 999. So, ikaw na lang yung bahala na mag-compute kung magkano yung benta mo sa sabon. So, dito pala, ang binta ko nito ay 40 pesos bawat isa. Kasi lumalabas na ang puhunan ko dito ay 33 pesos. Kung i-divide mo kasi yung 999 to 30, lalabas siya ay 33 pesos. So, hindi ko lang din medyo mahalan kasi start pa lang naman natin ito. Pero napakasarap sa feelings kapag may sarili kang brand at sarili mong negosyo. Kasi syempre, maramdaman mo talaga na mayroon ka ng negosyo. Kaya kailangan lang talaga ay maghahanap ka ng mapaglagyan or mga buyers sa produkto mo. Kasi syempre, kapag bago pa lang tayo sa negosyo, hindi pa tayo nakilala ng mga tao, kailangan talaga nating ipakilala yung ating produkto sa iba para maranasan nila, masubukan nila, at ma-prove nila yung sabon mo na maganda. Kasi kapag hindi pa ito nakilala, syempre yung mga tao, hindi pa sila bibili dahil wala pa silang masyadong tiwala sa iyo, lalong-lalo na kung hindi ka pa nila kilala. Pero para nga maranasan ko ito, syempre, pagkatapos kong madikitan nito lahat, ay syempre, ako din muna talaga yung unang susubok para if ever man na may mangyari sa skin ko, ako lang din yung sisisihin, di ba? Ganun naman talaga eh. Dapat kapag ka nagbebenta tayo, kailangan ay wala talagang masasabi yung mga buyers natin. So dito talaga, ako lang din talaga mismo yung nagdidikit dyan sa akin ng sabon. Kasi syempre, feel na feel ko dyan na mayroon na akong negosyo. Madali lang din naman idikit yung sticker na label na pinadala nila. Kasi tatanggalin mo lang din naman yung likod ng sticker. At ready to dikit na sa sabon.
Maganda din pala yung packaging nito. Kasi talagang sellable yung packaging niya. Hindi talaga yung iba, tulad ng iba na manipis yung plastic. Ito ay talagang makapal. At talagang maayos yung packaging nito. Kaya tinatry talaga natin na magnegosyo kasi sa lahat-lahat kasi mas maganda talaga na mayroon kang negosyo. Kasi ang negosyo ay wala kang amo. Ikaw lang yung magdedesisyon kung saan mo gagamitin yung pera na kinikita mo. At syempre, walang magagalit sa'yo kung hindi ka magtatrabaho. Dahil wala kang amo. Yun ang kagandahan kapag ka nagninegosyo ka. Naalala ko kasi guys, nung mga bata pa kami, ang sabi ng mga magulang namin, mas maganda talagang magnegosyo kaysa sa mga muhan, kaysa sa magtrabaho. Lalong-lalo na kapag ka daw pumapasok ka ng trabaho na bata yung babantayan mo, wag na wag ka talagang pumasok dyan, sabi ng magulang namin. Kasi if ever daw may mangyari sa bata, ikaw daw yung sisisihin. So mas maganda na lang daw yung magninegosyo ka na lang. Wala pa daw magagalit sa'yo at hawak mo pa yung oras mo. Kaya naman yung mga magulang namin ay pinasok din nila yung negosyo. Iba't ibang negosyo ang napasukan ng aking magulang, lalo-lalo na yung aming mama, yung aming ina. So una niya palang pinasok ay pagbibinta ng isda, paglalako ng mga bag kasi gumagawa siya ng mga bag, gumagawa siya ng mga pamaypay, gumagawa siya ng mga banig. Kung ano-anong negosyo pinasok ng mama namin hanggang sa pumasok din siya sa pagtitinda ng prutas. Noong nagtitinda siya ng prutas, gumanda-ganda yung takbo ng negosyo niya. Napalago niya ito samantalang yung puhunan niya ay nag-umpisa lang siya sa 50 pesos or 50 pesos. Bumili lang siya ng isang buong langka. Tapos hinihiwa-hiwa niya ito, tapos binibinta niya pera-peraso. At nung nabinta niya lahat, bumili siya ulit ng panibagong buo at hinihiwa naman niya ito ulit at binibinta na naman. Nilalako-lako niya lang ito hanggang sa lumago ang kanyang negosyo, lumaki yung puhunan niya at kumuha na rin talaga siya ng iba't ibang prutas. Hanggang sa nakakuha na rin siya ng pwesto sa palengke. Kaya lumaki ang kita niya at nagkaroon na siya ng maraming mga suki. Magmula noon, nung gumanda yung kanyang negosyo, nakabili siya ng bahay namin na medyo malaki, nakabili siya ng ref, nakabili siya ng TV, ng electric pan, at nakabili na rin siya ng sarili niyang makina sa pagtatahi. Kaya naman nasasabi ng magulang namin na napakaganda talaga na mayroon kang sariling negosyo. At ito pala, natapos kong magdikit ng mga sticker dito, last na lang itong apat. Yan, di ba? So, napakabilis lang. Napakaganda talaga daw na mayroon kang sariling negosyo dahil bawat kinikita mo ay walang magsasabi sa'yo at walang maghahanap sa'yo kasi sarili mo lang din naman yung pera. Kaya walang-wala talagang ibang mangingialam kung ano man ang gagawin mo sa buhay mo kapag ka mayroon kang negosyo. Unlike kapag nagtatrabaho ka, syempre kapag ka nagkakamali ka, papagalitan ka ng boss mo. Igit sa lahat paminsan, hindi ka pa sasahuran ng maayos. Minsan babaratin pa yung sahod mo. Minsan sobra-sobra pa yung pagtatrabaho mo sa oras pero hindi ka binabayaran ng tama. Ganun talaga kapag ka nangangamuhan ka at lang lalo na kapag ka hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya kung hindi ka makapasok ng maayos na trabaho, maliit lang talaga yung sasahurin mo kapag nagtatrabaho ka sa ibang mga tao. Kaya mas maganda talaga kung pasukin mo ang negosyo. Kaya tatry natin to guys. Walang mawawala kapag susubukan natin. Natapos ko na palang idikit yung mga sticker, yung mga pangalan ng aking sabon. Ang ganda-ganda tingnan at ng kintab. Sinaw Skin. Yan talaga ang aking napili. Ayan. Siyempre,
tayo talaga ang unang susubok nito. Excited na ako na gagamitin yung aking sabon. Diba? Ang ganda-ganda tingnan, diba? So, dito nga pala, isusubukan ko talaga ang gagamitin sa aking mukha. Hindi ako matatakot kasi syempre galing naman yan sa factory. So, tiwala naman na ako dyan. At ang sabi ng supplier ay talagang if they approve at mayroon silang mga certificate niyan at mayroon silang mga permit. Kaya hindi ka matatakot na gamitin ito sa iyong mukha. Ayan, ang bango-bango niya, ang bango niya na papaya. Ang amoy niya ay talagang papaya soap. Kasi papaya soap yan. Pero uulitin ko pa yung level niya, guys. Lalagyan ko ng papaya whitening soap. Nakalimutan. Mamadali kasi akong gumawa ng layout. Kasi i-deliver na nila. So, ayan. Ganyan nga yung pagsasabon ko. Kasi gusto ko talagang subukan ko. Ano yung epekto ng sabon ko? Syempre, tayong-tayo talaga yung unang gagamit. Dahil mahirap na, diba? So, inuuna ko talaga gagamitin sa mukha. If ever man na di maganda, syempre, mukha ko lang din yung masisira. Ganun talaga ang buhay. So, mas maganda talagang tayong unang susubok sa ating produkto. Kasi mas mahirap na kapag nagpo-promote tayo or nag-aalok tayo sa ibang tao na hindi natin subok yung ating produkto. Mas maganda talaga na tayo ang unang-unang susubok. So, sa pinakaunang order ko, guys, ay iniisip kong ako lang muna ang gagamit. Kapag ka maganda, saka ako o-order ulit at yun na yun ang ibibinta ko. So, nang nahigilamos pala ako, ay maganda pala ito sa mukha. Kasi, magbabakbak pala talaga yung ating mukha. Kaya hindi lang siya talaga papaya kung hindi talagang tatanggal din talaga siya ng mga dead skin sa ating mga mukha. Lalo na kapag nag-matured na yung ating mukha. Siyempre, kapag may edad na tayo, magmamatured na yung mga balat natin sa mukha. So, dito, kapag ginagamit natin itong sabon na ito, ay nagbabakbak siya. Kasi nasasabi ko yun, guys, dahil ginamit ko kagabi. At ngayon, after 24 hours, ay nagbabakbak yung aking mukha. Pero kunti lang naman. Hindi rin siya mahapdi sa mukha. Masarap siya sa mukha at maganda din siya tingnan. At pagkatapos ay hindi rin masyadong mag-strong. Ayun lang, guys. Thank you for watching.